Hi guys, and welcome back sa aking YouTube channel. And for this video, ako nga po pala si Marvin, bike mechanic. And for this video, gagawa lang tayo ng bike check sa ating or dito sa Marlin 7, which is na-feature ko sa aking bike assembly for the last uploaded video dito sa aking channel. So maraming nahuhumaling ngayon dito sa bagong labas ng Marlin 7, kasi nga maraming pagbabagong ginawa ang Trek sa kanyang mga upgrades. So bago natin na iisa-isa yung mga pagbabago sa Marlin 7, talakayin lang muna natin kung ano ba yung mga parts na dati nakalagay dito sa Marlin 7. Ngayon, maganda ang pagbabago ng Marlin 7. So, iisa-isayin na natin. And so, unahin na lang natin sa frame. Ayan. Yung sa frame, walang ganong pagbabago. Ganon pa rin yung mga geometry. At yung mga measurements, same pa rin. Yung dito lang siya humahaba. Yung nagbabago yung sukat niya. So, yung medium, dito lang siya. So, ang size nito ay medium large at same pa rin, alpha aluminum, ayan. Nag-iba lang ngayon yung color scheme nila. So ang available nila ngayon ay itong marigold, marigold red, and then yung isa is navy blue. And then dito sa fork, ngayon naka Rackshox Judy na siya. Kasi yung dati parang hindi pa siya naka Judy. Ayan, Rackshox. May lockout na. And then, bone trigger. Of course, ang mga parts nito like handlebar, stem, and seat post. At saka mga ibang like saddle and handle grips. Ayan, bone trigger pa rin lahat yan. Siyempre, kakibat na ng Trek yan. And then, yung brake niya sa Shimano. Same, nung last model. So, ngayon, ang nagbago ay crank. Naka-FSA na, which is Mega 2 28. Ang 28 lang yung sa crank niya. Ayun nga, naka 1x10 na siya ngayon. So, dati siyang naka 2x9 dito sa drive drivetrain niya. Ngayon, naka 10-speed Diore na siya. And then, Shimano Diore. Dito sa kanyang rear derailleur, meron na siyang clutch. So, kung nagtitrail kayo, mas maganda na may lock na ganito. And then, sa kadena, same, KMC, pero ngayon, syempre, pang 10 speed na yung kadena niya. And then, sa mga ibang parts, ayun, same pa rin lang naman. Ayun, dito sa kanyang shifter, Diore na siya, 10 speed. Ayan. So, dati pa rin sa kanyang gulong, XR2 comp. 2.2 sa harap, and then sa likod is I think 2.2 na rin siya, kasi dati dun sa harap 2.2, and dito sa likod is
2.0. So binalance na nila ng 2.2 ngayon. And then sa mga hubs, same pa rin, formula hubs pa rin ang mga ginamit nila. So ang pinaka-update lang na ginawa ay ang drivetrain, pati ang shifter. So ngayon ay naka 1x10 na yung ating Marlin 7 2021. Ayun. So napakaganda ng pagbabago ng Marlin 7 ngayon, guys. So kaya marami na huhumaling ngayon. Ayun, so ang price ng Marlin 7 namin dito sa Saudi o dito sa aming kumpanya, Wheels, which is Wheels, ay 3,208 Saudi Riyals. And ayun, yun lang muna ang ma-feature natin sa ating bike check. So shoutout nga pala dun sa mga gusto magpa-shoutout sa akin, like si Sir Virgilio Sanchez, Abu Dhabi, yan. Kumusta kayo dyan? Sa aking mga family sa Pilipinas. Sa, kaya sa aking pinakamamahal na asawa, si Christine Montes Santos. At sa lahat ng mga tropa ko dyan sa Pilipinas, hello. And then, sa mga gusto magpa-shoutout, please comment na lang po sa ibaba. At gagawa po ako ng mga panibagong listahan. And then, kung sakali na gusto niyo po itong video na to, paki-press na lang po yung like button. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please consider to subscribe on my channel at paki-click na rin po yung notification bell. Gawin niyo pong all para ma-view niyo po ang mga future videos na aking upload dito sa aking channel. So again, ako nga po pala si Marvin, Bike Mechanic. See you on my next video. Bye-bye!